Gusto niyo mong malaman? When I was 8 years old, bagong yugto na naman niya. Bagong yugto. Pero alam niyo ba na 8 years old ako ay isa na akong palaboy? No. 8 years old hanggang 21 years old. Yeah, I live in the street. Yeah, I work hard and I, you know, I work the, what's the kind of, at the bowling. Yeah, it's not a machine, like a manual. That's a pin boy, yeah. I earn money more than $1. It's 50 pesos, equivalent of $1. So, start ako nag-work is alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Yeah. And in the morning, tinda ako ng ice drum. Pag napagod naman ako, balot naman. Totoo po yan. Totoo po yan. Sa loob ng ilang taon, nakita ko ang tatay ko as 16 years old ako. Yeah. Dahil lang sa pagtitinda ng balot. Sa isang lugar na hindi ko alam-alam. Na wala akong kinalaman. But anyway, to be continued. You want to ano ba balot sa English? English. Balot? Duck egg. A balot. What do you say? Galing mo talaga, talaga ng balot ng ganyan. Duck egg. Huh? Duck egg. Duck egg. Duck egg. Century? Century duck egg? Ha? Huh? Oh, magnolia. De, ano ba tawag duck egg? Tama? Balot. Balot, sabi niyo, balot. Yes, that time natinda ako ng balot. So, merong isang best friend ng tatay ko na nakapag... nakasaksi sa pagpaampun sa amin. Actually, inampun kami since 2 years old ako, tapos yung kasunod ko, panganay. Yung pinakapanganay ang sumama sa nanay ko. Why were you adopted? Huh? Why were you adopted? It's because, you know, it's very difficult that time. Because, you know, my father is not a big... It's a poor... It's a poor... Now, that time kasi sobrang napakahirap ng buhay. So, syempre, ang tatay ko nakulong. Because they have a case of arson. Yeah. 2 years old pa ako niyan. So iniwanan kami ng nanay ko. Dinala kami sa kulungan ng tatay ko. In 3 months. So, nagkasakit yung tatay ko. Kami na ang kumakain ng pagkain niya. Tapos yung pulis, nagsabi na sa kanya na, kung hindi mo ipapampun yung mga anak ko, either ikaw mamatay o yung mga anak ko. Totoo po yun. Yeah, serious po yun. Inadapt kami ng isang pulis. So, tatlo kami magkakapatid, iisang apelido. Hindi namin alam. Nung lumaki kami, hindi namin alam na magkakapatid kami. Oh. Yeah, it's really, it's true. It's true. Yung ba yung sinisip-sip ba yung sabok? It's true. Yung pala yung is true. Ngayon, anong tulad? Abay! Ha? Bisaya ko yun? Bisaya. Kaya pala yung sabi ni Mami Dong, Dong, pahingin ng is true. Yung is true pala yung sa buong. Yung totoo ba? It's true. Ah? Huh? Stroll orange? Ano ba yung stroll orange? By the way, that time kasi, siyempre, nag
nagkita-kita kami magkapatid. Hindi namin alam na magkakapatid kami. Isang pinampunan. Nakita ko yung tatay ko at the age of 16 years old. Hindi ko alam, tatay ko ay sugi ko siya sa balot sa isang sabungan. Yung tatay ko ang sa English ang Kristo. Christ? Yes. Yeah. Ano ba tawag sa Kristo sa sabungan? Sa English. Ang hirap naman kasi, nahirapan na natin sa balot. Yeah, umiyak yung tatay ko. He's crying while talking to me. And he said, "I'm sorry, son. It's not my fault." Yeah. Why? Why? Why was that fault? Your mother. What is true? Oh my God, my is true. Can you give me the quote? Yeah, it's true. Tapos, yun nga po, umiyak yung tatay ko, humingi na sorry, I'm so sorry, ito, ganyan. It's not my fault because, you know, parang sa buhay noon, gusto kong maahong ka sa kahirapan. Kasi kahit sino magulang, you need to try to work hard para sa family. Diba? So, ay, tinaintindihan ko naman. Pero galit siya sa mother ko. Yeah. Sabi niya, wala man sanang problema, hindi ko lang alam kung ano nakain ng nanay niyo, bakit kayo iniwan bigla sa bahay. Balot. 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 Pupunta na tayo sa balot pero nito. Pero I'm so happy, kasi at least 16 years old, kasi nakita kami tatay ko, meron na siya sariling family. So may stepmother na ako, may half-brother na, half-sister na ako. 3 months lang din kami nagsama, lumuwas na po ako pupuntang Maynila. Sumama po ako sa illegal recruiter. Pupuntang Maynila. So, I have no family in the Manila, so that's why I stay in the agency. And then, I can't go out because, you know, it's Manila. It's true. Yeah, tapos, unang trabaho ko, kasi 16 years old po ako noon, ang mga tinatrabaho ko po, mga Chinese. Lim, Ku, Kok, Pepsi. It's true. Yun. So, tinatanong ko ng Chinese. Sabi niya, ito, gusto ko. Harika. Bakit po? Ikaw pa, gusto trabaho. Opo, ilang taong ka na pa? Sabi nung agency, huwag mo sabihin 16 ka, sabihin mo 19 ka. I'm 19. Oh, you look young. Okay, kaya ko ba trabaho? So what kind of work? So as a work like a poultry, yeah. Nag-spray po ako sa chicken cage mismo. Uy po na trabaho ko. Habang nag-spray po ako, yung ipot po ng manok hanggang dito. Tapos yung sombrero ko po nakaganon, tumutulo yung mga ipot. Narito ako. That's a house. True. Yan po yung unang trabaho ko. Palipat-lipat po ako ng trabaho. Nagtrabaho po sa piggery. Nagtrabaho po sa construction, furniture. Trabaho din po ako niyan. Gawaan ng mga kutsara sa dato puti. Nagtinda rin po ako ng kandila doon. Sa araw ng patay. Opo, no choice po ako eh. Oh, pero at the age of 21 years old, I'm going back in the Mindanao. Because I need, complete requirements. Because I need to try to another job is yung mataas na sweldo. Ang mataas na sweldo, siyempre nangarap ako eh. Ayaw ko na nang ganun. Ang sweldo ko lang po doon sa agency is 1,000 a month. Yes, totoo po yan. It's true. So sa pagbalik ko sa sa Mindanao, hinanapan ko yung nag-ampun sa akin ng birth certificate. Wala silang may bigay. So ang pangalan ko po dati talaga, sa totoo lang, Angelito Makawili. Yan po yung nag-ampun sa akin. Tapos, pinunta ko sa tatay ko, nabigyan niya ako ng birth certificate in one day. NSO pa yan. But late registered. Sinunod ko, nakalagay si pangalan doon, Marcelito Pomoy. Diba? Dati, AM ako, ngayon PM na. That's true. It's true. Pang umaga po ako dati na-realize,
PM na natin, no? PM na ngayon. Po may Marcy dito na eh. So that, yan po yung kwento ng buhay ko. Kasi nung that time po na sabi ko, gusto ko makita yung nanay ko, alam na ng tatay kung nasa yung nanay ko. Pumunta ako ng Cavite. Yes, so nagtrabaho po ako ng almost 1 year para makapag-ipon, para makapamasahe sa isang barko. Ang pamasahe ng barko, tandang-tanda ako pa, super very well ang sinabihan ko. Super very well. Ang pamasahe ng barko is 1,800. 3 days kayo maglalayag. Ang pera ko is 2,000. Pinamasahe pang 1,800, 200 na lang. Paano pa po ako makapunta ng Cavite? Nasa gitna po ng barko, may kantahan. Kumanta po ako, ginastos ko yung 200 ko. Magkano kanta? Tinanong ko sa waiter. 20 bus. Ginastos ko. 2 kanta. 40, di 160 na lang. May kumanta po dito isang American, tapos mga Pinay, mga kanta sila. Habang kumakanta po ako, pinapakinggan nila, hinahanap nila kung sinong kumanta. Kinuha po nila yung wire ng mic. Sabi, ikaw pala yung kumanta. Ang ganda naman ng boss mo. Ba't parang nag-iisa ka lang? Sabi ko, okay lang po ako. Okay lang po. Tapos sabi niya, join ka sa amin. Sabi ko, hindi, okay lang po. Okay na po, masaya na po ako sa buhay ko. Pahala sa buhay niyo. Di sabi ng foreign, oh, you know, I like your voice. You wanna join me? Yeah, sure, why not? Di, sumanib sila sa akin. Dando sila sa table ko. Sabi niyang Pilipina, kumain ka na ba? Di pa po eh. Sige, kain ka lang. Kantahan, kanta ka lang ng kanta. Nilagyan ako ng mga coins. Habang kumakanta ako, in-orderan nila ako ng isang cup noodles na malaki. Sabi niya, stop mo ng kanta, kain ka muna. Habang kumakain ako, paspas ako ng kain, gutom na gutom eh. Siyempre may kasama, may cook pa, may stroke pa. Habang pagkatapos ng kumain ko, tapos ka naman kumain, sabi niya, oh, bubos, sige, kanta ka. Kanta ako. Kinanta ko, please be careful. If you love, sabi nung waiter, boss, akin yung cup mo, upunasan ko lang. Sige, kanta ka lang, boss. Habang kumakanta ako, dumami yung tao sa likod ko, na puno. Iniikot niya yung cup. Kanta ka lang, boss. Pagbalik, boss, sabi niya, boss, ito yung pera. Binilang namin, nasa 3,800. Diba? Nagulat ako, sabi ko, God is good talaga. Kasi may pamasahin na ako papuntang Cavite kahit mawala ako. At least, nung pag-alis ko po, gusto akong kunin ng kapitan ng barko na magtrabaho doon. As a singer, as a performer doon sa ano. Sabi niya, sir, ang alam ko po kasi marami pong requirements kailangan dyan sa barko. Lalong-lalo ng seaman's po. Ako po wala pong requirements. Wala po akong hindi po ko graduate. I'm not a very, you know, wala akong masyadong sakto sa education. But I understand, what do you mean? It's true. Yes, sabi niya na ganun. Basta, kunin ko na lang ang pero mo. Basta pag kailangan mo ng trabaho, ako nang bahala sa iyo. Ako nang bahala sa CMATS book, ako nang bahala sa mga requirements mo. Sabi ko, sir, kailangan ko lang muna makita yung nanay ko bago ako trabaho. Pero sabi niya sa akin, sige, basta text ka sa akin na. Pero pagkakaalam ko, nakikita ko sa'yo, sisikat ka. Yun ang sabi sa akin. Sabi ko, how I wish is true. Pagkatapos mo yun, nakita kami ng nanay ko. Alam mo yung sabi ng nanay ko, nakita kami, wala lang. Wala man lang yung, oh, nakita kami pero wala lang. Yung parang ako gusto ko nang yakapin pero hindi ko magawa. Kasi parang wala lang sa kanya eh. Pati yung panganay namin wala rin din po. May dahilan po ang lahat kung bakit ako nakasali sa Pilipinas Got Talent. It's true. Kung hindi lang ako napagsalitaan ng masakit. Diba? Tunay ko kapatid. Panganay pa namin. Hindi ko naman sinasabi na porkit kapatid ko siya, bakit ko sinisiraan. Well, it's true. Totoo po yun. Kung nakikita niyo po itong operang ito, nasaksak po ako doon.
Pagkasaksak ko sa akin, pa! Dumura yung ano yung pituka. Opo. Pagka na po ng pituka, ginambot ko yung pituka, ginanong ko sa... It's true! It's true. Ito po yung appendicitis. Just appendicitis. Sorry, sorry. Just kidding. Ha? Appendicitis po. Ngayon, nakita kami ng kapatid kong isa, yung kasama ko siya ng punan, nasa Manila na siya ng porn. Nung na-operahan ako, nandun ako sa kanya. Pinagmumura niya ako. Sabi niya, bakit ka nandito? Ito ka nandahan lang sa sakit mo. Sabi ko, kukukunin na ako. Wala akong tutol. Sabi ko, ayaw niyo sa akin, okay lang. Dilaw na po ako eh. Pumutok na po yung appendix ko. Buti na lang, may boyfriend siyang American. Sabi niya ati ko, sabi ng friend, where are you? I'm here with my brother in the hospital. Why? What happened? Yeah, he's, you know, di may paliwanag yung appendicitis eh. Ano nga ba yung English nung ano? Patanungin mo ako. Tapos nung nalaman na appendicitis, sabi nung ano, nagdilaw na daw ako, sabi nung American, ipa-opera mo na yan, delikado yan. Ginastosan ng Amerikano. Nice. Sobrang salamat ko dahil ano. Tapos, nung inoperahan po ako, habang ina-injection po nito ang tao na itong skin test, nakapahinti siguro skin test. Tusok na tusok yung mga, hala. Sabi ko, ano nangyari? Sir, parang allergy po kayo. Parang na-allergy na ako sa karayo. Ang dami na tinurok nyo. Kasi para sa mga, yung mga nag-aral pa lang, yung mga baguhan. Diyos ko. Kulang na lang. Nakailang turok sila sa akin. Sir, kabila naman, sir. Ako lang, aray, bayay, oh. Okay ka lang, sir? Okay lang. Siguro na yun sa binding turok. Tapos po, nung pag-opera sa akin, di ba, sa emergency room may parang operahan na ako, tinanggap nila na pinirmahan na parang itong oras operahan ako. Nag-away-away pa yung doktor. Ayaw nila akong tanggapin kasi pagod na daw sila, anong oras na? Habang nasa wheelchair ako, nagkagana ko sa kanilang lahat. Lima. Sabi, dapat din nyo nanggap ka na ito. Eh, paano mangyari dyan? Nagkagano na ako sa kanila. Habang nung pagkahubad po sa akin, operahan ako sa likod, nag-away-away pa rin. Sabi ko, wala na magkatapusan ito. Sabi ko, Panginoon, kung kukunin nyo na ako, huwag nyo nang patagalin. Oo. Tapos that time po, sa awan ng Diyos, naupirahan naman po ako. Tapos sinabi ko dun sa doktor, ewan ko lang naalala po ng doktor, Dok, ilang months po bago ako makakanta? Ang sabi ng doktor, okay, singer ka ba? Ah, hindi naman, kung nagtanong lang. Masama bang kumanta sa video game? So, yun po yung kwento ng buhay ko. Idiretso ito ko na lang. Kaya po ako nakapasali sa Pilipinas Got Talent dahil po sa sinabi ng ate ko nung umuwi siya sa bahay nila. Nandun po ako nakahiga. Napin na po ito na infection. Tapos yung kamot po iniinom ko, medyo matapang-tapang. Pag-uwi niya, tsaka yung mama ko umuwi, sumigaw. Ano yan dito? Palamunin? Yun ang pinakamasakit sa akin. Habang ako umiiyak, nakatagilid ako. Imbis ang luha ko pababa, pataas. Pabalik. Well, may dahilan ang lahat kung bakit ako nandito ngayon. Kung hindi dahil sa kanya. Diba? Pero anong ginawa ko? Kapatid ko pa rin yan. Nanay ko pa rin yan. Kailangan ko suplihan. It's true. Kaya yung ate ko, nanganak siya lahat-lahat. Ako lahat. Ako lahat. Kasus ko lahat. Kito-kito, walang problema yan. Kasi sa akin, kapatid kita. Magulang kita. Hindi mo pwedeng isantabi yan, magulang mo yan. Hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung wala yung mga yan. So, kaya huwag niyong kalimutan sa darating na halalan. Okay. My next song is a song by a soundtrack of The Greatest Showman.